Minsan mo bang natanong kung bakit pinag-aagawan ang karagatan sa West Philippine Sea? Kagaya ng mga bansang China, Brunei, Malaysia, Philippines, Taiwan, at Vietnam. Sa lawak ng karagatan, bakit ito pinag-aagawan? At kung bakit ang iba't ibang mga bansa sa buong mundo ay naka-alerto at nagpapadala ng mga warship sa contested waters? Ito ang tatlong rason kung bakit ito nangyayari. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga karunungan na ating pagsasaluhan. Ayon sa United Nations Conference on Trade and Development, aabot sa 80% ng global trade ay sa pamamagitan ng sea transport. 60% nito ay dadaan sa rehiyon ng Asia. Ang kalakal na dumadaan sa South China Sea ay 1/3 ng buong kalakal ng mundo. 1.2 trillion dollars ng kalakal ay mula sa US. Kaya ang Estados Unidos, France, United Kingdom at iba pang mga bansa ay ayaw maantala ang pagdaan ng kanilang mga barko dahil malaki ang impact nito sa ekonomiya. At pag humina ang kanilang ekonomiya ay nangangahulugan, nahihina ang depensa nito. Dahil saan sila kukuha ng pera para sa mga maintenance costs, operation costs at acquisition? Example nito mga kalakbay ay ang China. Sa pagtaas ng kanilang ekonomiya ay sumunod ang kanilang depensa. Ito ang nakikita kong dahilan kung bakit nandito ang mga barkong pandigma ng mga bansa mula sa Europe, Amerika at iba pa upang mapanatili na bukas ang South China Sea sa pagdaan ng kanilang mga kalakal. Hindi naman sinasabi ng China na haharangan nila ang South China Sea para sa mga kalakal. Subalit, ayaw ng Amerika na sila ang may kontrol nito. Dahil hindi rin natin alam kung ano ang kayang gawin ng China kung sila ang may hawak sa naturang dagat. Isa sa mga rason kung bakit ayaw pakawalan ng mga bansa ang West Philippine Sea ay dahil sa strategic advantage na nabibigay sa mga bansang may hawak nito. Kahit pa hindi natin gusto ang gyera, ang bawat bansa talaga ay maghahanda para sa isang digmaan. Ika nga, if you seek peace, prepare for war. Ang Pilipinas ay ayaw pakawalan ng US. Kahit pa sa mga nagdaang taon ay pinapaalis sila ni Presidente Duterte. Vital para sa US na mapanatili ang pwersa nila sa may South China Sea. Nagbago ang mapa ng posibleng strategic map ng Amerika nang paalisin sila noong 1990s sa Pilipinas. At nang magdayo ang China
ng military base sa South China Sea. Pero mas natuwa ang Amerika nang ang Pilipinas ay lagdaan ang EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement upang makapaglagay muli ng pwersa ang US sa Pilipinas. Kahit pa, ang focus ng EDCA ay ang pagtitrain ng Amerika sa mga sundalong Pilipino, magiging beneficial pa rin ito sa kanila dahil maaari nilang ma-access ang apat na airbase dito sa bansa. Ang pinaka-importante na airbase sa apat ay ang Luzon at ang Palawan upang mabantayan nila ang West Philippine Sea. Makakalipad ang mga eroplano ng Amerika sa contested waters, lalo na sa Scarborough Shoal, Spratly Islands at sa Luzon Strait na malapit sa Taiwan. Maaari ding makapatrolya ang mga aircraft carrier ng Amerika sa may Subic Bay. Beneficial din ito para sa Pilipinas habang ang bansa ay nagpapalakas ng military asset. Pag sinabing natural resources ay nauubos ito, kaya ang bawat bansa ay nag-aagawan para dito. Ang West Philippine Sea ay sagana sa langis. Ayon sa US Energy Information Agency, aabot sa 11 bilyong oil barrels at 190 trilyong cubic feet ng natural gas ang nasa ilalim ng dagat, na mas malaki pa sa reserves ng mga malalaking energy exporters sa buong mundo. Sagana din ang West Philippine Sea sa mga isda. One of the example nito, mga kalakbay, ay ang Scarborough na napakaraming isda. Ito ang nakikitang rason kung bakit ang West Philippine Sea ay pinag-aagawan, lalo na ang Spratly Island, dahil kung sino man ang may hawak ng mga ito ay magiging lamang sa ekonomiya at depensang militar sa buong mundo. Maraming salamat sa panonood.